Okay, magandang araw mga kababayan. No? Nandito tayo ngayon sa Capitex. At gumawin po tayo ng Kawit Cavite. No? Ito, dumadaan tayo ngayon sa parang causeway. No? Mga kababayan, check po natin, no? Muli itong island na Island Cove. No? Kung saan dati po itong sikat na pasyalan dito sa parte ng Kawit Cavite, nabenta po. No? Ang sa balita po, pagmamayari po daw ng mga remudya, at na nabili daw po. Ngayon ay pag nakita nyo po, may mga meron na silang mga ano, development. Yun nga lang, pogo mga kababayan yung nakadevelop. Anyway mga kababayan, syempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel, ay naanyahan ko po kayo mag-like, mag-comment, and subscribe. Hit yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So sama lang po kayo, check natin itong nangyari, no? Pero ito, actually hindi ko na po puputulin, no? Dire-diretso lang tayo, papakita ko sa inyo yung itsura nitong Island Cove ngayon. Tapos pag may time, try pa po natin mag-drone, papakita ko sa inyo. So ito po, nasa kanan natin yung Manila Bay. Ano, layo pa ng turn natin, 32 kilometers mga kababayan. Malayo-layo pa yan. Ito pong dinadaanan natin na to, napakaganda po nito pag tinignan nyo sa drone. Causeway po siya. O, dumaan po ng mga bakawan, no? Parang naging ano nga to, flood control. O, hindi naman pala flood control, yung panangga sa alon, sa malalakas na hampas ng alon. Dito, may mga bahay po kasi sa gilid natin sa kaliwa. So ito na po, approaching na po tayo nung Island Cove, no? Grabe, ito na po yung Island Cove ngayon. At ang mga kababayan, ang isa pa pong parang kinakabahala ng mga ibang eksperto na napanood natin, eh malapit po ito sa Sangli Point, dyan sa Cavite City, kung saan meron po tayong istasyon ng Philippine Navy tsaka ng Coast Guard, at may pinagawang bagong airport. So for security purposes, bakit daw po napayagan na nandyan yan? So, ayan na po, ayan na po yung Island Cove, kitang-kita na, isusum po na lang sa screen. Kaya na siya mga kabayan, no? Ang dami po mga na high-rise structure na nakatayo mga kabayan. So ganyan na po yung itsura niya. Ayan, no? Tapos may ginagawa pa po dyan yung Novelec. So kukonekta dyan yung Novelec kasi nga may ginagawa pong airport. So marami pong nangyaring development dyan, no? Ito lang pong nangyaring parang naibenta raw po sa mga pogo operator itong isla na to, na for security reasons ay napakalapit daw sa airport natin tsaka Philippine Navy at Coast Guard. So yan na mga babae, tingnan nyo yan, no? Zoom ko na lang. Yan yung itsura ng Island Cove ngayon. Ayan siya. Paling ko na ng konti yung ating actually magaganda yung mga strukturang ginawa nila rito, eh. Ayan, oh. So yan. Tapos ang kasunod-sunod din po yung mga development dito. Ayan, oh. Ibo City naman. Grabe po ang ano ng Cavite. Kasi nga po yung iba pong software, wala na pong matirhan yung mga tao sa Metro Manila. Dito na po sila lumilipat, makakabili ka ng sarili mong bahay na sa mas murang halaga. At hindi ka naman ganun kalayo, siguro 2 to 3 hours. Ayan, so mga bayan, susubukan natin i-drone regarding dito sa Pogo Island dito sa Cavite, sa Cavite. Ayan, so pinalipad na po natin si Bumblebee, no? Ito nga po, at unti-unti nating nilalapitan.
ito pong dating Island Cove, no, na ngayon daw ay tinatawag nga pong Pogo Island, no, sa mga balibalita. Ito nga po yung bakawan dito. Ito pong parang neck, no, ng Kawit Cavite going Noveleta and Cavite City. Mga kababayan, yan po yung nakikita nyo sa kanan, yan po yung Cavitex, yung causeway ng Cavitex. Makikita nyo rin po, yan na yung ano, Island Cove, oh, na ngayon po ay marami na pong establishmento, no, na binabanggit nga po nila ay mga pogo daw ito. At binabatikos, mga kababayan, kasi nga po malapit ito sa Sangley Point, no, naval base. May naval base po tayo rito at may airport. At the same time, ayan, no, mga kababayan, talaga namang strategic, meron din pong ginagawang expressway. So, sabi nga po nila, bakit napayagan daw po itong establishmento na ito, no? Siyempre, pag pogo po, mga Chinese mainlander po yung mag-work dyan, para bang, ano raw po, at risk yung ating security. So, kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Yan po yung mga establishmento. At ayan, mga kababayan, yung mismong Cavitex sa kanan. Ayan, so ito mga kababayan, kinuhanan ko lang din na parang may nakita ako, ano ba tong project na ito? Dito po yan sa paglabas ng Cavitex, no? Going Cavite. At makikita niyo po, no? Parang may diversion road. Ano po ba ito? Parang bypass road ba ito? Ayan, no? Para bang hindi mo na madadaanan itong lugar, no? Itong barangay kung saan nandun yung Aguinaldo Shrine sa nakikita ko po. Ayan, mga kababayan. So, sa mga nakakalam po, mga taga-Cavite, comment down below na lang po kung ano itong daan na ito. Okay, mga kababayan, no? Ayun na po yung ating drone shot, no? Mga kasama, kitang-kita nyo na yung transformation ng dating Island Cove. At the same time, yung kundi paki-make sure lang po, no? Mga kababayan, pa-confirm lang kung sino po ang may alam dyan. Kung yung nakikita ko bang ginagawang daan patawid po na itong Manila Bay, yun na po ba yung Novelex, no? Going Noveleta. So, comment down below na lang, mga kababayan. Although, mag-re-research din naman po ako kung sure ko kung yun nga yung Novelex. So, ito na po yung ano, ano po yung Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cavite. At mukhang uulan, mga kababayan. Grabe. Ito yung mga bayan, hanggang dito na lang. At yun na po, ano po masasabi nyo sa mga ganito, no? Pogo na establishmento na parang risk pa po sa security ng ating bansa. Kasi nga malapit dyan sa ating mga military installations. Marami po salamat, mga bayan. Keep safe, doon pala sa akin, sarap maglakbay. See you po sa next vlog update, mga kasama.